Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. Aklat po ng Hebreo chapter 4 verses 1 and 2. Kaya nga habang nananatili ang pangako ng Diyos na tayo'y makakapasok sa kapahingahang sinabi niya, mag-ingat kayo at baka mayroon sa inyong hindi makatanggap ng pangakong ito. Sapagkat tulad nila'y napakinggan din natin ang magandang balita, ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. The greatest challenge for every believer. Ngayon pag-usapan na natin ano ba yung talagang challenge na kinakaharap natin. Actually, sabi nila, ang pinakamahalaga daw ay yung tayo ay maligtas at umakyat sa langit. I agree, totally po. At alam ko po na bawat believer, sinold na ng Lord yung issue na yon, ano po sa ating buhay. Kung talagang tayo'y naligtas, tumanggap sa Panginoong Jesus at na-born again, yung langit po ay nakaredy na para sa atin. Pero ang challenge ay yung habang naririto po tayo sa lupa eh. Kasi dito sa lupa po ay marami pong hadlang, ano po, naririyan ang diablo, naririyan ang flesh, ano po, yung ating old nature, yung ating lumang pagkatao, at andyan ang sanlibutan. Kaya para sa akin, ang greatest challenge po ay kaharapin natin itong mga kaaway natin, no po, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa 1 Timothy chapter 6 verse 12, kailangan ipaglaban natin yung ating pananampalataya kasi mananatili pa tayo sa mundong ito hanggang sa tayo po ay kunin ni Lord. O anong gagawin po natin habang naririto po tayo sa lupa? So makikita niyo po maraming challenges pa na nakaabang sa ating pong buhay Kristiyano. Kaya alam niyo po dito, binabanggit po na mayroong kapahingahan. Ano ba yung kapahingahan na yan, Pastor? Ibig sabihin, pwede raw tayong magpahinga sa pamamagitan ng pananampalataya kung nauunawaan natin at tinanggap natin ang mabuting balita. Ganon din po yung karanasan ng mga Israelites. Lagi po tayong babalik po doon. Ano? Pinalaya sila sa Egypt. Sila'y napunta sa ilang at dahil sa katigasan ng ulo ng mga Israelites, hindi sila agad nakapasok sa Promised Land. Yung next generation pa ang nakapasok. Pero yung ilan sa atin, ano po, o karamihan sa ating mga Christians ngayon, hindi na i-experience yung Promised Land. Yung kapahingahan na ino-offer ng Lord. Yung mga pangako niya sa kanyang mga salita. Kaya alam niyo po, may paalala sa Hebrews chapter 6 verse 12. Ang sabi po dito, kaya huwag kayong maging tamad. Tularan ninyo ang mga taong dahil sa kanilang pagtitiis at pananalig sa Diyos ay tumanggap ng mga ipinangako niya. May mga tao kasi na tinanggap nila yung mga pangako ng Diyos dahil sa kanilang pananalig, pagtitiis at pagtitiyaga. Ganun po kasi sa buhay na ito. Ano po? Nandirito talaga yung totoong labanan, hindi po sa langit. Kaya mag-usap po tayo. Tignan natin ngayon kung ano ang ating buhay. Ito ba yung karanasan natin ngayon? Na yung sinasabi sa Matthew 11 verse 28 ng Panginoon na, "Come to me all who are weary and burdened and I will give you rest." Na-experience mo ba yung rest of faith, kapatid? Na-experience mo ba yung sinasabi ng Panginoon katulad doon sa babae na nabaluktot na for 18 years ay pinalaya ng Panginoon? Sabi sa Luke chapter 13 verse 16 na sabi, "Then should not this woman, a daughter of Abraham, whom Satan has kept bound for 18 long years, be set free on the Sabbath day from what bound her?" Alam niyo yung mensahe po dito ng Panginoong Jesus, araw ng Sabat. Ibig sabihin, araw ng kapahingahan. Dapat itong babaeng ito, na daughter of Abraham, entitled siyang maranasan yung kapahingahan sa buhay na ito. Dahil pinahirapan siya ng karamdaman ng masamang espiritu for 18 years. Kaya tanong ko po sa iyo kapatid, na-i-experience mo ba talaga ito? Dito natin ngayon i-a-apply yung ating pananampalataya. Ang Panginoong Jesus, nangako po siya sa John chapter 10 verse 10 na "I have come that you may have life and that you may have it more abundantly." Yun po ang pangako niya. Siguro, tanungin natin yung ating sarili, na-experience ko ba ito? Kapatid, baka ikaw ay nahihirapan pa rin hanggang ngayon sa mga bandages ng kasalanan sa iyong buhay.
alipin ka pa rin ng bisyo, o di kaya pinahihirapan ka pa rin ng kasalanan, o ikaw ay namumuhay na laging nagkukulang, laging nababaon sa utang, nabubuhay ka na lamang to survive, lagi kang nag-i-struggle financially. Totoo ba sa iyo na tinanggap mo yung abundant life, nagubuhay na ganap at kasiyasiya, o ikaw ay nangangaral kamisa na ang Diyos ay nagpapala, ang Diyos din nagkukulang, pero ikaw nagkukulang? Maging totoo tayo sa ating sarili. Nangangaral ka na ang Diyos nagpapagaling, pero ang dami-dami mong karamdaman. Hindi ka mapaalis-alis dun sa kalagayan na yan, kung saan napahihirapan ka palagi ng karamdaman. Nauubos yung iyong resources sa pagpapagamot. Di po ba? Ito po yung rest na tinutukoy ng Biblia na makakamtan natin by believing. Pwede natin ma-experience na tayo po'y maging malaya. Ano po? Sabi nga, I will give you rest. Lahat tayong weary and burdened, sabi ng Panginoong Jesus. Kailangan ma-experience natin yung restoration. Let us be honest, mga kapatid. Nararanasan ba natin to? Yung tayo ay nakaka-overcome sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, o lagi na lamang tayong talo sa mga pagsubok ng buhay. Ito po yung tinutukoy na kapahingahan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, tingnan natin kung paano i-apply ang pananampalataya sa buhay na ito. Ang Christianity po, challenge po yan for us to apply the Word of God para po ma-experience natin itong ipinapangako ng salita ng Diyos. Kasi ang pangako ng Diyos sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are God's workmanship in Christ Jesus, created to do good work. Malaki pa po ang mission natin sa mundong ito. Kailangan po makita sa buhay natin na tayo po ay God's workmanship in Christ Jesus. Kailangan tayo mga matuwid. Ano po, masalamin sa atin yung pagkilos ng Diyos. Ano po? At alam niyo po sa Isaiah 54 verse 14, sabi diyan, in righteousness you will be established. Ano ba yung righteousness? Right relationship with God. Kung tama ang relationship natin sa Diyos, mai-establish tayo sa buhay na ito. Tyranny will be far from you. You will have nothing to fear. Terror will be far removed. It will not come near you. Ganun dapat ang experience nating mga Christians. Though in this world, there will be tribulation. Pero overcomers po tayo, mga kapatid. Tandaan po ninyo yan. At ang sabi ng Biblia, in righteousness, you will be established. Tyranny and oppression will be removed from you. Even terror. Ano po? It will not come near you. At ang sabi ng Isaiah 32 verse 17, the fruit of righteousness, our right relationship with God, will be peace, and the effect of righteousness will be quietness and confidence forever. Kailangan maranasan natin yung sinasabi ng Panginoong Jesus sa John chapter 15 verse 11. I have told you this so that my joy may be in you, that your joy may be complete. Yun po ang goal natin, kapatid. Kaya dapat po mamuhay tayo ng may pananampalataya. Kailangan maging reality sa atin po yung mga pangako ng Diyos at ma-experience po natin. Ang sabi sa 2 Peter chapter 1 verse 3, again ito, His divine power has given us everything, uulitin ko po, everything we need for life and godliness. Lahat ng kailangan po natin sa buhay na ito at maging sa kabanalan, in godliness, sa pamumuhay para sa Diyos, ibinigay ng Diyos through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. At ang sabi sa verse 4, through this He has given us His very great and precious promises. Ito yung ating promised land, the Word of God, His great and precious promises, so that through them you may participate in the divine nature. Maranasan daw natin, makibahagi tayo doon sa likas ng Diyos and escape the corruption in the world caused by evil desires. Tayo po'y makatakas doon po sa kabulukan na nagaganap sa sanlibutan ito. Yes, we are in this world, but we are not of this world. And someday makikita natin, by faith, ma-overcome po natin lahat ng struggles na meron po sa mundong ito. So again, ito po si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala.
manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.